Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ditri kapatid, sagot kita, mga masama, lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, Paskong puno ng hinagpis. Ang matitikman ng mahigit 100 construction workers sa isang project sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ang project engineer daw kasi nila itinakbo ang kanilang pasahod. Hahabulin ng ambush ang tumatakas na hudas. Police na Highway Patrol Group sa Laguna, sa Cogeo, Antipolo, tumatambay para manggulo kasama ng mga barkadang troublemaker. Ako, ang hagad na takaw-aw ay para makapagtagpo ng siya ng kamat at tuloy mag-iba ng yabang na tapatan siya ng respa. Dagsa ang tao ngayon sa malls dahil sa holiday season. Ito ang mas delikado dahil marami ang kawatang may kanya-kanyang paraan ng pandarambong. May mag-ina na mabilis ang gimmick sa pagnanakaw. Kinakasangkapan pa ang pagiging minor de edad para di makalaboso. Magandang hapon mga kapatid. Welcome kay Ma'am Liza Prestilla, ang ating interpreter. Habang dagsa ang relief goods para sa mga sinalanta ng bagyo, hindi namin hahayaang dumagsa naman ang mga manluloko at tiwalay. Hindi kayo masasalanta dahil hindi kami malilingat. Lagi kaming nakamatsyag. Ang kumilos na masama, todo sa aming pigwas. Kaya mga tol, huwag na rin kayong kukurap. Pagbasta mabuti kung paano namin iisa-isa ilaglag ang mga manlolok at mandurugas sa matinding bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Para na rin sinalanta ng bagyo ang mahigit 100 construction workers sa Katipunan Avenue, QC. Hindi tubig, ulan, kundi luha ang umaagos sa kanila ngayon. Ang tatlong linggo pa sweldo kasi itinakbo raw ng engineer na nag-subcontract sa naturang proyekto. Narito po ang aming ambush. Mahigit 100 construction workers ang nag-aaplas ngayon dahil sa hindi pagpapasahod sa kanila para sa tatlong linggo nilang pagtatrabaho sa isang ginagawang gusali sa Katipunan Avenue sa QC. Pang Pasko na namin yun, pang Nechubel. Malabo ata sir kung hindi nila ano, pasapasa na lang nila yung sahod namin. Itinakbo raw kasi ng subcontractor engineer na si Engineer Ed Baronda ang mahigit 300,000 piso na dapat sana ipasahod sa kanila ng Megawide Construction Company. Ang siste, hindi nila alam kung saan hahagilapin ang may dala ng pera. Hanggang ngayon po, mula noon, hindi na po namin nakita. Wala na po. Nangako naman sila kahapon na yung sweldo. Inintay namin kahapon, wala. Sinamahan namin ang mga nagreklamo construction workers sa project manager ng ginagawang gusali na si Engineer Hill Sedanto. Giit niya, noong nakarang linggo pa nila, naibigay kay Engineer Baronda ang kompletong bayad para sa mga subcontractor employees. Friday, dapat mapapasahod sila. Hanggang ngayon, wala. Kaya naman sila na mismo ang hahabol kay Engineer Baronda para mabayaran ang mga empleyado. Sabi ko, pag hindi ka nagpakita sa akin, papauli kita sa NBI. Para sa kundin ang reklamo niya, nasa linya ng ating telepono ang mismong inireklamo engineer na si Engineer Ed Baronda. Magandang hapon, Engineer Baronda. Hello, sir. Ano ho nangyari? Bakit mo tinakbo yung sweldo ng mga construction worker? Sir, pasensya na ho. Bukas po mapapamigay na ho itong ano. Malalabas na po yung checky mga ano na po. Bakit? Okay lang, bukas bibigay mo. Pero ang tanong natin, bakit mo itinakbo? Tatlong linggo na pala na sa kamay mo. Hoy! Hindi mo kagad ibinigay sa mga tao. Hindi po, sir. Hindi po namin yung tinakbo. Hindi ko po na tinatakbo. Hindi ko pa po na po bukas po mapapamigay. Kausap na namin si Engineer Sedanto eh. Engineer Baronda. Bago ka namin kinausap ngayon, nakausap na namin kanina, si Sedanto, ay sabi niya na ibigay na sa'yo 3 weeks ago pa. Ano yan?
Hindi pa po, sir. Ay, nagsisinungaling ka, eh. Engineer pa ron ba? Bali, bukas po mamibigay ito. Engineer, alam mo? Po, ngayon, bukas po mapamigay ito. Baka hindi isang engineer. Kasi na po, sir, nandili lang ng konti. Ah. Eh, kailan mo ibibigay yan? Bukas daw. Bukas, sir, bukas. Yan! Anong oras mo ibibigay? Alauna! Siguro po, sir, baka mga alauna, baka pwede na to, sir. Ginatuhan mo lang ang mga... Alas 7! Siguraduhin mo na, ibibigay mo na... Alas 6! Alas 6! Siguraduhin mo na, ibigay ng bukas yan. Lumabas dito, pamimigay ko po lahat. Ay, ibigay mo, dahil kung hindi, kami mismo, pupunta kami sa PRC, papatanggal lang kita ng lisensya. Metrolock Engineer. Po, sir, engineer. Radyo po yan, paglabas ko dito, pamimigay ko po. Engineer! Ikaw ay long hand, ano? Opo, daw. Opo, sige na. Hinahamin mo na long hand ka. Ano yung sabi ng long hand? Basta siguraduhin mo na lang, engineer, bukas magsisweldo yung mga tao mo. Nasa ganun, wala kang problema. Happy lahat, ha? Pag hindi mo ipinigay ang engineer, ako mismo pupunta sa PRC, papakansel ako na yung lisensya mo. Laking sakit sa ulo yan. Ayun, alright. Hindi kasi alam yung sabi ng long hand. Yung gumagal yung kamay. Sige, maraming salamat, Engineer Ed Baronda. Mga babae at batang inaapi, may resbak na kay Tol Raffy. Isang pulis na takaw, away ang ugat daw ng mga gulo sa Cogeo Antipolo. At ang basugulero na ito ay sa Laguna dapat nakadistino bilang miyembro ng Highway Patrol Group. Papasagin ng resbak ang kanyang topak. Salip na maging bantay ng kapayapaan, naging sangkot pa sa rambulan. Ito ang reklamo ni Noli Lopez ng barangay Bagong Nayon, Cogeo Antipolo City, tungkol sa pulis na si P1 Joseph Chicano ng Laguna Highway Patrol Group. Isang linggo na nakalilipas, naglalakad si Noli at tatlo kanyang kaibigan pauwi sa kanilang bahay sa Antipolo. Nasa lubong nilang grupo ni na alias Benok, alias Abeng, kasamang pulis na si P1 Chicano. Nagulat si Noli nang harangin sila naman ito at bigla na lang siyang pinagsusuntok ng grupo ni Chicano. Pagkasuntok doon sa kasama ko, yun, sinuntok na rin ako, dire-diretso na. Hindi nakapalag ang grupo ni Noli dahil pinagtulungan na siya ng mga ito. Isang testigo nagsalita tungkol sa pangyari. Hawak niya yung baril eh. Tapos yung mga kasama, hinawakan si Noli tapos nagsasapak. At batay sa medical legal, nagtamo ng mga pasanga si Noli dulot ng matinding bugbog sa mukha at katawan nito. Nakita nila siguro grabing agrabyado na si Noli yung nagtakbuhan na sila. Nalaman din ng T3 mula sa plata ng barangay na may iba pang kaso ng paggugulo ang grupo ni na P1 Chicano sa kanilang lugar. Oy, P1 Joseph Uhuging Chicano, dumayo ka pa sa Antipolo para sa katarantaduan mo. Alam na kaya ito sa opisina mo. Pwes, umanda ka sa uppercut na respect sa iyo ng T3. Makakausap na iwan si Chicano, nabuhog na yung, nabahag na yung buntot. Kaya... Ayaw na sumagot. Ayaw niya sumagot. Noong una, gusto lang niya. Sige, walang problema daw. Ayaw. Ibang na huli, natakot. Baka na-advise na may iba pa mga loko-loko. Palagay ko baka nasa loob siya ng, ano, ng kwarto niya at nagmamamador. Tapos pinapanood tayo, nakalampin. Nagdedede. Nagdedede. Tapos minampin si Chicano. Okay. Pero ang makakausap natin, yung magaling at mabait, mabilis umaksyon na spokesperson ng Highway Patrol Group na si Colonel Edwin Butakan. Colonel Butakan, magandang hapon po, sir. Sir, mga sir, magandang hapon po sa inyo. Po. Colonel, ito pong si Chicano, matindi pong ginawa nito. Mahilig pong manggulo sa lugar, sa Cogeo, at nambubugbog po, sir, at maraming mga barkada. Yes, sir. At bukod sa po itong pinaka-last na insidente na meron silang binugbog na isang tao na si Noli Lopez, may mga blatter po sa barangay na previous to that, sila po'y nanggulo. Yes, naghasik ng lagim. So baka po pwede ng timadisiplina po itong si Chicano. Kanong, sir. Actually, sir, umabot na yan sa boss namin, si General Espina. Mm-hmm. At nagkonsensya siya kasi ngayon na kinausap niya ako. Sabi niya, para sa disarmahan kung kinakailangan. Ay, mabuti. Disarmahan ka agad yan. At investigyan ka agad, sabi niya. Yeah. Ayun. Well, hindi ko napapatagalin na, Colonel. Alam ko naman kung gaano kayo kabilis sa umaksyon. Salamat po, Colonel. Maganda po. Sir. Maraming salamat din po sa inyo. In fact, may kwento lang ako mga tula, no? Napakagaling to si General Espina, yung head pinang niya, TMG. Meron ko nakausap na complainant sa wanted sa radio at nagreklamo tungkol sa pangungutol ng isang pulis. Tapos ngayon, yung pulis, nagsorry, isusuli ko ng pera, sabi ng pulis. So parang admission of guilt. Nagkikinig pala si General Espina. Tumawag si General Espina, bukas na bukas yan sa tawi-tawi na yan, si Bak na yan. Yan ang kagandahan sa HPG kasi may autonomy sila. Parang nationwide, pwedeng itapong kung saan.
Yan, yan. So, bukas, sikano, wala ka ng baril. Oh, wala na. Pag hindi mag-map-map ka muna dyan, Sprasley ka kayo. Kailangan ng pulis nun. Sige. Sa pagpabalik ng programang titibag sa Maangas at Abusado, reklamo na isang pamilya laban sa Soko at Punerarya na ubod ng Mahal Maningil. Action natin live. Sa Modus, racket ng pandedeko at ang isang babae nagsama pa ng minor de edad. Holy salamat ng T3, abangan! At sasaluduhan naman natin ang isang kapatid natin na nakikipag-bisikleta sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanyang istorya, abangan din! Erwin Kerapi, Akebe!